So makikita nyo yan, oh. Parang ano siya? Parang ba tinanggal na lang? Tinanggal na. Ito. Parang nilihan na siya. Kasi ito na mismo yung ano, di ba? Nalihan na siya. Yan. Yan. Yan siya. Yan, oh. Kita nyo. Tignan nyo. Ewan ko nakikita. Yung mga corners, medyo parang may gasgas siya. Yung sa parts pa, hindi siya ganun karami sa H2. Pero may nakita na akong site na pwede natin pagkuhanan. Sa lapi na lang ang kulang. Payaman. Pahirap kami. Pahirap. Power. Powerless. Tangino. What is up, Brokies? Torky here, and again, we are back with another video. Alas 5 na ng umaga. Ano na ba? 25 na, no? So, Merry Merry Christmas sa inyong lahat. Sana naging masaya ang inyong Pasko. So, quick video lang to. Quick update lang. Kanina kasi wala kami magawa. Pero 25 na natin, no? Mga madaling araw. Pinagbabaklas namin yung wrap nung motor. Harap lang. Harap lang. Buti na lang yung harap lang, tangina. So, medyo quick update lang daw, medyo na-disgrasya siya ng slide. Kasi syempre, doon kasi sa ano, sa service record nito, may nakalagay doon na parang faded something eh nung kumbaga faded sa paint in short. Noon nandito na 'yon. Ha? Yung nandito na yon or dun pa sa unang owner? Hindi, nung ano pa, nung sa yung sa pinagbila natin kay ano, kay Carl ata. So yon, so pakita ko lang sa inyo ang na-discovery natin. Pero nasabi naman niya may light scratches daw eh, pero very light. Iba 'to eh, parang ano eh. Parang ano na 'to, parang ewan ko kasi baka ni wrap tapos niliha. Hindi ko sure kung anong ginawa eh, pero I'll just show you. So tinanggal namin yung actually sila Martin tsaka sila Daddy yung nagtanggal nung wrap. So makikita nyo yan, oh. Parang ano siya? Parang ba tinanggal na lang? Tinanggal na, ito. Parang nilihan na siya. Kasi ito na mismo yung ano, 'di ba? Nalihan na siya yan. Yan, yan siya. Sa mga corner madalas eh, ano to? Sabi ni Daddy kasi sa mga parang chrome daw baka may ewan ko pumuputok ba or something. So kaya siguro pinarap ni ano nung binila natin 'to. Ayun, oh, kita nyo. Tingnan nyo. Ewan ko nakikita. Yung mga corners medyo parang may gasgas siya. Pero hindi naman kasi nalalayo pala yung kulay nung. Oo. Yung sarap niya halos same lang naman ng ano nung medyo, kumbaga hindi nahabol. Hindi naman malayo eh. Oo. Ako kasi medyo umaangat na yung mga bandan dito eh. Kaya alam mo yun. Siyempre tayo medyo OA. Binaklas natin. Ayun. Saka parang makita mo rin naman talaga. Ayun, nakita ko na nagulat ako. Ang problema, wala tayong pang paayos pa. Pero comment down below what you think of the color. Or what are the other options for the color. Pwedeng ibalik natin sa chrome black, which is yung original color ng H2 na 2015, yung unang labas. Or parang gusto ko glossy or matte black eh, no? Di ba? Pero hindi pa ngayon, ha? Hindi pa ngayon. Tignan muna natin ang galaw-galaw ng ano, ating bulsa. Pero quick walk around lang dun sa Kawasaki H2 natin. So, tinanggal natin ang alam niya naman. Martin, tagal yung mga upuan. Tinanggal natin yung side mirror na napakalaki. Pero ganito ba talaga laki pati yun sa Nebo. R1? Hindi, sa R1. Ganyan kalaki ba putas nun? Hindi ko matandaan. So, eto kasi may nakita na tayo for H2R na parang yung dito, yung nakalagay na parang winglet. Wala palang budget eh, pero baka kuha tayo nun. Pero for the meantime, magkakabit muna tayo ng... Actually, magkakabit naman talaga tayo ng bar and mirrors. Nandun na. Yan na. Nandiyan na siya. Ba't mo kinabit? Tinamad ako. Wisto ko eh. So, yun. Then... Marami tayong plano. Sa totoo lang, alam na natin yung gagawin dito. Kabit tayo ng carbon fiber parts then. Possible. Kung medyo magandang galaw ng bangka.
gagawin natin yan. So, same, yung ibang parts na naka-wrap pa rin yan. Actually, lahat naka-wrap except tong front. Yan. Ito, original na sticker na yan. Ganda. Diba? Tapos, yung exhaust niya, ako, bala ko talaga dito. Bala ko talaga dito sa ano, sa exhaust. Gusto ko ipatay titanium siya. Yung headers, tapos, hindi ko alam kung ano pang ano eh. Hindi ko pa alam kung ano yung kakabit na exhaust kung SC project. Baka kasi hindi ko na ano eh, hindi ko na kayanin yung ingay pag nag SC project pa ako. So, saka baka mawala yung parang yung super sipol, charge. Hindi mo na maririnig yung sipol eh. So, hindi ko pa sure. Hindi pa natin sure but ayun, sabihin ko na nga. Hindi pa naman sigurado to but kinausap tayo ni Drift Exhaust. So, pwedeng magkaroon tayo ng collaboration with them sa exhaust system natin. So, hindi pa naman planchado yun. Titignan pa natin. Malay mo, di ba? Pero may sinend ako kay GM na design. Kaya naman daw. Pero let's see. Wala pa namang usap talaga dyan. Tapos, dito naman, yung kinabit lang natin. Naka super Corsa tayo na SP version 3. So, yung version ng super Corsa na daw na yung version ng Super Corsa na to, ano daw yan, hindi daw mabilis mapudpud versus dun sa version 1 na nakakabit sa 10R ko dati ng 2020. Pero pan-track na talaga yan. Oh, pan-track talaga siya. Big shout out kid from Manila. Yan, kay ano, dyan natin nakuha yung goma natin, tires and all that shit. Ano pa ba? Windscreen. Posible tayong magpalit ng windscreen siguro zero gravity, hindi ko pa sure, tatanong ko si Nunik. So shoutout NX Moto. So supply ayun ba yung nakakabit sa'yo sa R1? Oh, sa R1. Ano pa ba? Ito mga plano pa lang naman yung, yung quick release na sa gas tank. Tapos, tail tidy, wala kasi yung makita eh. Ah, hindi mo pa naaan yan? Basta, hindi ko sure kung may TST, pero as inaayos natin lahat-lahat yan. Then, yun lang naman, di ba? So, comment down below, ano yung mga posibleng, yun yung possible upgrades dito sa H2 natin. Pero, yun, currently kasi, wala tayong budget. Diba? So, ang malaking tanong nila dyan. Ano? Pang matagalan na ba na motor yan? Sa akin ah, kung tatanungin nyo ako, in terms of performance, okay ako sa kanya. Sa bigat niya, medyo nagagamay ko na nalalaro na rin naman natin siya ng maayos. Pero syempre, iba pa rin yung gaan ng 10R, R1. So, hindi mo siya pwedeng, ano, hindi po siya pwedeng ikumpara ba? Kasi, pati rin naman yung power, di ba? Oh, for me, it's a totally different bike, di ba? So, siguro sa Hayabusa, pwede mo itong yan, pero kung ikukumpara mo siya sa 10R, R1, or ano pa ba, yung mga usual na super bike na panigaling, parang di, ibang level to eh. Hindi siya, I'm not saying mas maganda siya. Kumbaga, kanya-kanyang preference pa rin naman yan. Pero, ito kasi ang habol ko talaga. Siyempre, sabi ko nga with, on my previous vlogs before, unang labas ng, ito yung first batch na lumabas na H2 2015. So, gustong gusto nating itago. Wag lang sanang magkaroon ng aberya or what. Wala naman na siya problema. Siyempre, yung paint, wala naman, kumbaga, hindi naman makaka-apekto sa performance, sa aesthetics. Yes, you know, kung ma-article like ako, siyempre, parang apektado ka pero deep inside lang. Pero hindi maapektuhan yung performance. Ang aberya na lang yan pagka ano, pag may nagustuhan ka na namang good deal na ibang motor yan. Yan lang. Hindi muna, huwag muna. Gusto ko muna ano, laki rin ang nagastos ko dyan. Sayang. Gusto ko itabi talaga. Pero if pagpapala rin next year, siyempre, huwa tayo ng isa pang bike. Kunwari sa kapatid ko, pero technically sa akin pa rin yan. Huwa tayo siguro ng isang track bike. Yan, track bike. Kung may pera, problema, wala pa eh. So, medyo, currently, hindi naman tayo plastic, hindi naman natin sinasabi may pera tayo kung wala naman tayong pera. Currently, we're in a financial crisis. Tama ba? Oo.
crisis talaga yun. Alam mo, financial crisis, pag tinagalog mo yan, madami kaming utang. Oh, kami na nagsabi ha. Baka may mag-comment pa dyan. Di ba? No, kidding aside, di ba? Again, we all have our struggles, we all have our battles to fight. Pero, di ba, tawa-tawa lang, di ba? Kasi pag in-stress mo masyado yung sarili mo sa mga bagay-bagay, di ba, kunwari, Pasko, magpapa-stress ka ba? Hindi. Kung paano mo na lang haharapin yung problema mo yun, no? Ay, hindi kailangan harapin yun. Takbuhan mo. Mabilis naman motor mo, yun, no? Kaya ka bumiling inch to. Kaya nga nandito yung binibeta para mabilis tayo tumakbuhin. Charot lang. Kayo, ito, kidding aside, kung kayo may mga pinagdadaan loyo ngayon, di ba, isipin mo lang kung ano yung mga magagandang nangyayari sa buhay mo. Kasi imposibleng wala, di ba? Tingnan mo yung kapatid ko. Oh. Kita nyo ba yan? Mukhang tanga lang, di ba? Tingnan nyo nga yung gupit ko. Wala na kami pera eh. O di yan na lang pag-experimentuhan ko. Ina, from ano eh, from PC, napunta sa motor, tapos sapatos, tapos ano pa ba mga kinahiligan nito mongoloid na to? Kotse. Kotse, kotse. Di ba? Ang ending ngayon, BTS, Army. Army na siya. Walang gastos yun eh. So yun, ilang comment down below again kung ano yung mga suggestions nyo. Ang daming part, yung sa parts pa, hindi siya ganun karami sa H2, pero may nakita na akong site na pwede natin pagkuhanan. Salapi na lang ang kulang. Payaman. Pahirap kami. Pahirap. Power. Powerless. Tangino. Diba? Yun yung problema yan. Pero, syempre, may mga pagsubok tayong pinagdadaanan na sana matapos na. Kunwari, bukas. Wala na siya. Charot. Pero yun, comment down below if you have pictures or suggestions for the paint, di ba? Malay mo, masikasa na natin yan. Pero so far, I'm happy with the bike. Sa mga gustong magtanong, happy naman tayo. Lahat tayong choice, kailangan natin maging masaya. Wala nang pang upgrade eh. Hindi, sa totoo lang, napaka-solid na bike nito. Tsaka ngayon ka lang parang nasatisfied talaga sa bike eh. No? Kasi nung nakuha mo yung bagong 10R, parang naghahanap ka agad ng kapalit nun eh. Medyo, eto kasi iba yung power. Not saying na ma-maximize natin siya and all, pero di ba? Solid, solid bike siya. Kaya, yun, i-maintain na lang natin ito na maayos, tapos maayos natin yung itsura, mga accessories and all. Unti-unti, hindi naman kailangan biglaan yun eh, di ba? So, pag binigla mo kasi masakit yan, madugo. Kaya, puti, kung mang gagawin yun. So, yun lang. Quick video lang naman to. If, again, comment down below what you think or any suggestions you may have. Yung mga mema lang dyan. Okay lang. Sige, comment lang kayo dyan. Pampadagdag din yan. Diba? So, that's it. That's it. I want to greet. Nabubulol na ako. Tayo na, wala na. Ano oras na ba? 5:25 na eh. Happy New Year. Merry Christmas, syempre. Merry Merry Christmas sa lahat. Kailan mo ba upload to? Baka naman upload ko tapos na ng New Year niyan. Upload ko na mamaya to, promise. Kasi hindi na ako nakapag-upload. So, Merry Christmas sa lahat. Humaya tayo at magparami. It's been a wonderful year for us mga brokies, as simpwet. Diba? Napaka-solid ng mga kaganapan. Ang bilis ng growth natin, I can say. Hindi naman tayo nagmamadali. Hindi diba? Na big dick, big growth ka na. Correct. So, nakakatawa. So, big shoutout sa mga solid brokies natin dyan. Sa mga sumusuporta sa atin. Sana hindi kayo magsawa. Again, if you have suggestions, contents na possible na pwede nating gawin, ha? Diba? So, try natin. Key? Next daw, motor giveaway, no? Motor giveaway na. Motor. Baraka 150 muna tayo. Simulan natin. Peace out!